Morning. It's Father's Day. Siguro nararapat lang na let's greet the best father there is, our Heavenly Father. Let's greet him. Happy Father's Day, Lord. Let's give him the best clap offering for this morning. For being a great father to all of us. Imagine you're still being provided for. You're still alive, right? Those are all blessings. I'd like to start with something familiar to us. How to spot a Filipino dad in America. Alam niyo ba yun kung paano? Paano mo daw malalaman na Pilipino yung tatay? No? Let's find out how to spot a Filipino dad in America. First, pag ginahati niya sa dalawa yung malaking all-purpose napkins para makatipid. Pinoy yun. Pag isang soda lang ang binibili at paulit-ulit na bumabalik sa soda dispenser, using one cup for the entire family. How about pag naka-jacket sa loob ng bahay at patay ang heater pag winter para makatipid sa kuryente? Pag pinag-uusapan na, ano ang merienda mamaya habang di pa tapos mag-lunch? Pinoy yan. Pag napakalaki ng TV sa living room at di tinatanggal yung sticker ng Sony Trinitron, Pilipino yan. Right? How about may gigantic spoon and fork sa dining area? How about pag naka-SUV kahit ang boss niya ay naka-sedan lang? Pilipino yan. Pag nagpapadala ng mga ketchup packets galing McDo at kung ano-ano galing 99 cent store sa balikbayan box, Pinoy yan. About pag nakasuot ng any patriotic shirt pag may laban si Pacquiao, Pilipino yan. Pag panay ang singit sa freeway at 85 miles per hour ang minimum niya, Pinoy yan. About pag may bagong labas na gadget, una siya meron sa opisina nila. Pag may potluck daw sa office, siya lang ang nagte-take home. Pag may natapon ng gamit sa neighbor niya, nakikipagunahan siya, kumuha, kahit di niya naman kailangan. Tapos, ipapadala niya sa Pinas. Pag di siya gumagamit ng dryer at sinasampay sa terrace ang mga damit niya dahil nang titipid. Pag madalang magpagupit kasi mahal ang beauty parlor, ihintay na lang makauwi sa Pilipinas at doon, every week kung magpagupit kasi mas mura, $1 lang. Pag nagtatap daw yung anak sa eskwela, siya lang yung may sticker ng honor student, proud parent, honor student. Pilipino yun. Sa umaga na to, palakpakan muli natin ang ating Diyos. At syempre, wini-welcome namin lahat ng mga daddy na nandito. Sa umaga na to, pag-usapan. Let's talk about biblical parenting. In our text or in our context, in our culture, let's call it biblical tatay. Paano ba maging tatay biblically? Have you asked that question? Paano ba maging isang ama na naaayon sa sinasabi ng Biblia? No? Kaya tunghayan natin yung sinabi ni Pablo, yung kanyang habilin. No, what Paul said or wrote to the people of Ephesus in chapter 6, verses 1 to 4. Particularly, kasi he talks about some guidelines for children and parents. Pero this time, let's highlight, kasi Father's Day eh. Let's highlight the parenting area, yung topic. Na mamaya, tingnan din natin yung children, pero mas i-highlight natin yung parenting. Particularly, in verse 4, sabi ni Paul, "Fathers, do not provoke your children to anger, but raise them up in the discipline and instruction of the Lord." Focus on the word discipline and instruction. Nino, not by the world, but by the Lord. So we have 5 points. You can see that in our bulletin. We have 5 points to talk about for this morning. First, parents need to be more than a biological factor. You need to be a critical component in raising up your children. Number 2, Ephesians 5:21. Ano ba yun? Pag-usapan natin mamaya.
comes before Ephesians 6:4, yung pinag-uusapan natin, yung topic natin. And number three, the most important thing you can do for your child is to follow Christ with all your heart. The second most important thing is for you to follow the instructions found in Ephesians 5:21 to 23. So involved dito yung misis natin. And number four, training involves both teaching and disciplining. May dalawang subcategories. Category A, setting an example in every area, Titus 2:6-8. And letter B, discipline with love. And last, number five, yung fifth point, no, for our learning for this morning, the best instruction manual is the Word of God. No? Sabihin mo sa katabi mo, game ka na ba? Game na. Let's start with number one. It says here, parents need to be more than a biological factor. You need to be a critical component in the raising of your children. It means that it's not enough that you give your DNA and mix with your wife and created an offspring. You need to be more than a biological factor. Ibig sabihin ng critical, significant, important, component, part of, you are the other half. Maybe your wife is the better half, but you are the other half. No? In raising your children, you need to be there. You need to be part of this. I remember when I was a youth counselor in Woodland Hills, no, this they call it Pacific Lodge Boys Home. It was established early 1900s. And this is a boys' home for kids 17 and under. Those kids who were like, you know, this is like before you go to juvie. So, mga cases na like tagging, not going to school, or theft, or whatever. So, troubled kids. And the population is like 60% probably Latinos. Probably 30% Black, and probably the rest would be Asians and white. But most, one thing I kind of observed when I was there working, no, I observed the Black kids, no, kasi these are like 6-footer kids, you know, they're not lifting weights pero fully sculpted sila, and they're kind of aggressive in a sense, no? When we play basketball, when we play billiards, they're kind of aggressive, no? And sometimes, wala silang authority. So, doon, kasi nasanay ako sa Pilipinas, I was the chief guidance counselor, I was a school chaplain. You know, kids in the Philippines, they go to you, good morning, sir. Magpapasa sa'yo ng papel. I used to teach values education, magpapasa ng papel sa'yo, sir. Thank you. Pero dito, na-culture shock ako kasi pagpasok ko sa umaga, sa opisina, mura yung sinasalubong sa akin. Puro mura, no? And they call me many names. Pero one thing na observe ko is that they don't respect any authority except their moms, especially the Black kids. So ngayon, nag-research ako, bakit sila ganun ka-respectful sa nanay nila? Kasi, whenever we say, okay, I'll tell you to the superintendent, well, they don't care. Even you tell it to the president of the United States, wala silang pakialam. They will still disrespect these people. But, when you say the magic word, nahuli ko, okay, I'll just call your mom. Then, suddenly, magkakaroon ng shift sa behavior. Then I ask myself, why? Bakit ganun? Then I saw this movie, Big Mama. Are you familiar with this movie? Big Mama, no? And she was like, whenever Big Mamas, in a sense that they are authorities.
in their community, no? Everybody listened to them. Matriarchal eh, kumbaga. Then I asked and I interviewed some people. Sabi ko, bakit ganun yung culture? Bakit kumbaga takot sila sa nanay? And then I realized when they gave me the papers and research and everything, evaluations, no, I realized that mostly, no, it's either their fathers left them when they were babies or they were not yet born, or probably their fathers are incarcerated. So the authority figure would be just mothers. So, alam yan, so pagka sinabi mo talaga na, okay, let's just call your mom, magsishift bigla yung behavior. As if parang, don't do it. No? And then I realized, no, may factor yung behavior nila, the way they're behaving, may factor yung pagkawala ng father figure. Kaya it is very important na yung point number one, as parents, both father, no, we need to be more than a biological factor. Hindi lang yung nag-contribute tayo ng DNA. We need to be there, to be a critical component in raising our children. We need to be part of their lives. Amen? Just like our Heavenly Father, He's always part of our lives. He's always here in our life. He's always providing, protecting, loving us, and most especially, every day, His faithfulness renews every morning. And He's always forgiving. The question is, as we do what would Jesus do, can we do that also in our children? Point number two. Ephesians 5:21 comes before Ephesians 6:4. Teka, alamin muna natin. We're talking about Ephesians 6:4. Sabi natin, parents, instruction ng Panginoon, yun ang ibigay. Alam na namin yun, Pastor. Pero ano yung Ephesians 5:21? What is Ephesians 5:21? Let's look at Ephesians 5:21. No, sabi dito, Ephesians 5:21 comes before Ephesians 6:4. Ibig sabihin, when Paul wrote this, when he wrote Ephesians 5:21, it means that this is more important. Two are both important, but you need to consider it. This is more important first because this is your foundation. This is your basic foundation. What is 5:21? And he wrote, and submitting to one another out of reverence for Christ. I always use this verse when I officiate weddings. In verse 4, in Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, but raise them up in the discipline and instruction of the Lord. Sabi dito, inuna ni Pablo na i-remind yung mag-asawa, no, na dapat you submit to one another, enable for you to have a sturdy family relationship so that it will be a good foundation for your children. Amen? Sa tingin natin, eh kanino ba mag-aano ng role model lang ano ang bata? 'Di ba sa atin din, sa ating mga magulang. Tandaan nyo, mother, father, no? You were lovers before you became parents. Amen. Sabi nga nagsimula kayong dalawa. Eventually, matatapos din kayong dalawa ulit. Right? Kasi mag-aasawa mga bata, kakaroon ng sarili lang pamilya. You were lovers before you became parents. That's why when I officiate baby dedications, I call, especially pag ako'y nagkasal doon sa mag-asawa, and then pinadedicate nila yung anak nila, I call on the parents. No? And then I renewed their vows in a sense that, hey, you need to love each other. Remember to love each other. You need to submit to one another. Enable for you to effectively raise this kid. Without a loving family, without a loving relationship between you and your husband, between you and your spouse, you and your wife, it's very hard. It's very hard kasi ang mga bata, meron silang antenna for hypocrisy. Hindi mo sila pwedeng pikiin. Right? Why? Bakit ko alam yan? Kasi we were also kids before. Right?
Hindi natin sila pwedeng lokohin na pwede tayong sabihin na we love each other, but hindi naman nila nakikita. We need to work out in our relationship as spouses, as husbands and wives, no? And in all, enable for you to work that out is for you to submit to Jesus as your personal Lord and Savior. Sabi nga sa Biblia, sabi nga, three cords are better than two. Diba? Pag one cord, madaling maputol, mag-isa ka lang. Pag dalawa na kayong mag-asawa, mas matibay yan, two cords. Pero, pag binraid mo siya na three cords, kasama na ang Panginoon, mas matibay kayo. Amen? So make sure that Jesus is always in the center of your relationship. Number three, the most important thing you can do for your child is to follow Christ with all of your heart. This is role modeling. And the second most important thing is for you to follow the instructions found in Ephesians 5:21 to 23. Balikan natin yun. Ephesians 5:21, binasa na natin, and submitting to one another out of reverence for Christ. We're talking about you, husband and wives. Dinagdagan pa ni Pablo sa 22 and 23, kinausap niya yung mga babae. Sabi niya, mga asawang babae, wives, submit to your husbands as to the Lord's. Kinausap niya rin, no? Sabi niya, because the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, He Himself being the Savior of the body. This is not being, sinasabi natin na mas better ang lalaki sa babae. Tandaan natin, sa mata ng Panginoon, pantay lang tayo. Parehas lang ang pagmamahal ng Panginoon sa lalaki at sa babae. Even nga sa homosexual, mahal niya rin. Okay? So, let's be clear. Pagdating sa pag-aasawa, pinapasabit ng Panginoon ang babae hindi para i-enslave siya. Pinapasabit kasi para mag-create ng leadership like just Jesus did sa leadership si Jesus at kayo at tayo bilang church. What do I mean by this? Parehas kayong importante, pero pag sumakay kayo ng motor o kabayo, meron lang taong nasa unahan at magdadrive. At yun, dinesignate sa ating mga lalaki. Our role is not to be served while watching clippers and... buti na lang pumasok yung clippers. Hindi, malulungkot ako mag-preach. Our role is not just to watch NBA and our wives is serving us. Hindi yun ang role natin. Our role is to protect them, to provide for them, to keep them secured, to love them, to nurture them. You see, ulit, para mas maintindihan natin, balikan natin yung verse 21 kung nalilito tayo doon sa... Kasi mamaya pag-uwi natin, narinig mo naman ha, ang linaw sinabi ng pastor. Submit. Kuha mo kape. Submit! No, malinaw, sinabi ng pastor. Balikan natin yung verse 21. Submitting to one out of reverence for Christ. May mutual respect. This is something that I am on the lead sa horse, nakasakay ka. The Lord both love us. He provided horse for us. And parehas tayong equal. Here's the thing. When we go to a place, we both decide where we go. It's not kung saan mo lang gusto o saan ko lang gusto. We decide where we go. We agreed. Okay? So, bibili tayo ng bahay, we agree. Bibili tayo ng kotse, we agree. Okay? May titirang kamag-anak, we agree. So, dapat you both agree. Hindi yung sinabi lang ni Mrs. dahil under desire ka, o sinabi naman ni Mr. dahil siya yung sabi dun eh, hindi naulinaw, sinabi ng pastor eh. We need to submit to one another out of reverence for Christ. And this is something that must be evident sa buhay natin that our kids will follow. Number four. You see, training involves both teaching and disciplining. No? As you train people, it is important for you to teach how to do it
and show how to do it, and then discipline them. Okay, what do you mean by disciplining? This is something na I was very wrong in the early stage of my being a father. I believe I got married when I was only 23 or 24. I was so young. In fact, meron akong ang eldest ko ngayon is already 24. Right? So young. Halos parang kapatid ko na lang siya. Minsan, inutusan nga ako eh. So, I mean, I was so wrong with the first two kids. Because, you know, the way that I will raise my kids is based on what culture I got from my parents. Right? The problem is, wrong culture. So, they suffered. Palo dito, palo doon. Di ba? Ang panalo yung dito pinanganak. Hindi ko magalaw, meron 911 eh. De, joke lang. Ang panalo yung dito pinanganak. Bakit? Kasi I got to know more of the Lord. I get to be trained by Him, be disciplined by Him. And then I manifested it. No, in fact, 10 years old na siya, I can't remember kung may time ba na napalo ko siya. Wala akong maalala. Pero yung dalawa kong anak, hindi ko na rin maalala kung ilang beses ko sila pinalo. So, naiintindihan natin. You see, there is wrong training, there is wrong teaching, and there is wrong disciplining. Pero may tama base sa sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, alamin natin yan. Kasi dito, no, bawal ditong sakta ng bata, right? Sa Pilipinas, pwede. Diba? Yun naman totoo eh, diba? So, tingnan natin. Kasi it doesn't matter, tama ba yung culture ng Amerika or tama ba yung culture ng Pilipinas? No, what matters most is ano ang tamang culture sinasabi ng Biblia. Una, we need to set an example in every area. When we say things, we need to, you know, be an example. Lead our children. I remember my father, no, galit na galit siya pag-uwi ko isang araw. Sabi niya, ano itong narinig ko? Na kinuha mo daw yung band paper ng kaklase mo. Diba? Kabilin-bilin ako sa iyo. Protektahan mo ang pangalan natin. Huwag na huwag kang magnanakaw. Masama yan eh. Band paper lang na nakawin pa. Bukas sa bukas, huwag ka na magnanakaw. Bukas sa bukas, pag-uwi kita, galing ko pisina, isang rin pa. Huwag kang magnanakaw. See, setting an example in every area. What do you mean by this? Encourage, sabi ni Titus, no? This is a letter of Paul also to Titus. Sabi niya, encourage younger men likewise to be self-controlled. Let's encourage our children to be self-controlled. In verse 7, showing yourself to be an example of good works in every way. In your teaching, show integrity and dignity. Importante yon. Show integrity and dignity. Sabi rin ng tatay ko, masama ang paninigarilyo. Tandaan mo yan. Uminom ka na, huwag ka lang maninigarilyo. Dahil sisirain niya ng baga mo. Tandaan mo yan, ha? Tandaan mo yan. In your teaching, show integrity and dignity. Right? Huwag dapat, no mixed messages. Iba yung tinuturo mo, iba yung nakikita sa'yo. Amen? Kasi si Jesus, consistent siya. Pag tinuro niya, makikita mo sa buhay niya. When He says, be holy because I am holy, eh kaya niyang panindigan yun. Right? Sabi niya, love your neighbors, kaya niyang panindigan yun. He died for us. Right? Sabi niya, be a giver. Well, ang dami niyang binigay. Nagpagaling, nagpakain, everything, lahat. In fact, who you are today, dahil sa Kanya. In verse 8, it says, a sound message that cannot be criticized, no, so that any opponent will be at a loss. No, kumbaga, dahil sa mensahe ng buhay mo, how you live your life, na kahit anong bato sa'yo ng ibang tao, ng enemy, or kung sino pa man, wala ka daw talo, hindi ka daw olats. Hindi ka ikakahiya ng anak mo because he has nothing evil to say about us. Walang masasabi. Di ba? Letter B. Discipline with love.
Dito nga ako nagkamali before. And I was, kumbaga, I was wrong. No? Kasi I didn't use the sandwich technique. What is a sandwich technique? Okay, let's clear. I-clear natin. Tama ba na pinapalo ang bata? Sa Pilipinas, inanakagalian natin. Sabi ng Biblia, tama. Namaya, sabihin natin kung bakit. Pero sabi ng Biblia, huwag mong patayin yung anak mo. Diba? Hindi ka mag-inflict ng pain para magkaroon ka ng ube, para sumali ng fraternity. Pag pinalo po ako ng tatay ko, para po akong galing, kakainisate ko lang ng fraternity. At totoo, hindi ako makaupo eh. Sabi ng teacher ko, ano nangyari sa'yo? Bakit nakaupo ka sa dulo? Masakit po eh. Kasi out of galit, kung anong madampot, yun ang iampas sa'yo. Tandaan nyo, mga magulang, huwag na huwag kayong mamamalo pag galit kayo. Dahil sigurado magkakasala kayo sa Diyos. Amen? Okay, ano yung discipline with love? Use the sandwich technique. No? Pag nagkamali ang bata, tell them why. Kasi hindi yung, alin nga dito, gabing-gabi na, lumapit ka, di ba? Ayun, lalapit. Oh, lalapit ka pa? Eh, umilad. Lalabang ka? Di ba? Eh, puro galit ka agad. Galit ka agad. Sigaw, mura. Di ba? Yun ang inabot ng bata. Hindi pa nakapagpaliwanag. Di ba? So, ang nangyari, galit ka. Hindi mo nasabi kung bakit ka galit. Hindi mo na parating sa kanya kung ano yung message why you are angry at your kid. We need to understand, tell them why. Second step, make sure that they understand. Okay, here's what they... mas maganda kung magagaling sa bibig nila. Okay? So, what do you think na you did wrong? So, malumanay, magandang atmosphere, safe yung environment, hindi niya kailangan umilag. And then, the kid will answer, I was rude with my teacher, probably. I disrespected you, or probably I took something. Maring sinabi niya na. Okay? Make them understand. Make sure they understand. Again, no? Sabihin mo sa kanya, oh, according from you, ito yung ginawa mo. Do you understand that this is wrong? When they agree, do you know na kapag, since nag-agree ka, there should be a punishment. Okay, kapag ka naman 15-year-old, 16-year-old, bagyan naman paluin. You need to understand na yung, kasi ako may anak akong 10, may anak akong 19, may anak akong 24. Iba-iba yun. Merong grade school, may high school, may college, no? Hindi, graduate na pala parehas. Pero what I'm saying is, magkakaiba sila. Merong 10 na pwede mong spank. Spanking means not inflicting pain in a sense. Or not just necessarily spanking, but pwede mong gamitin yung grounded ka, no phone or whatever. Or anything na alam mo na consequence ng ginawa nila. Yung bagay, yung just, yung enough. Hindi yung nakatapon lang ng, maniwala kayo, nakatapon lang ako ng, alba, kape? Gulpi sarado ko eh, nung bata ako eh. Kung nandito kami sa Amerika, nakakulong na yung tatay ko eh. Pa, kamusta? Happy Father's Day. Hindi, alam niya na mali siya nun eh. Pero what I'm saying is, no, make sure that they understand, spank them in a sense that not necessarily spank them, but give them consequences. Okay? Ang spanking kasi, bagay lang yan sa mga maliliit. Papaluin kita, pero not necessarily masakit. Kasi ang bata kasi, yung akma mo lang papaluin, di ba? Alam na nila na, they did something wrong, this is the consequence. Okay? Pero tipong grade school, high school, ampasin mo pa rin, I don't think that's right. Give them something na consequence na mararamdaman nila. Minsan nga sabihin, paluin mo na lang ako, don't take my phone. Sabihin ng mga bata. Diba? And then after, no, you spank them or give them consequences, make sure to hold them. Oh, here's the thing. As a shepherd, alam niyo ba,
ang ginagawa nila, kapag naglagi makulit yung sheep, na naglagi nag-go astray, babatakin yan, babalik. Mag-go astray, babatakin yan, babalik. Pag makulit talaga yung sheep, binabalian nila purposely ng paa. Siyempre, pag binalian ka ng paa, hindi ka makalakad, limping ka na. Pero habang binabalian ng paa ng shepherd, ang sakit sa kanya nun. Masakit sa puso na yan. Pero kailangan ko itong gawin para magtanda ka. Pagbali ng paa, kayakapin niya yan. To make the sheep feel na he's being loved by the shepherd. Ganun din tayo mga parents. Kapag binigyan natin ng consequence, yung mga anak natin, make them feel that we love them. Let's hold them. No? Sometimes, yung iba sa inyo hindi touchy, siguro gagawin nyo, ipagluluto nyo ng noodles. Kumain ka na. Midnight snack ka muna. Di ba? I don't know how you do it. Kanya-kanya tayong preference. Pero make sure that you make them feel that you love them. Na ikaw mismo nasasaktan sa consequence nila. Right? And then number 5, tell them why again. O, di ba? Kaya naman tayo umabot sa punto na to, kaya ka walang phone, o kaya ka napalo, why? Tell me again. So that they understand. Para walang blaming, kasi magiging post-traumatic problem yan in the future. Kapag ka naipon, problema yan. Right? Pero kapag na-release na, tapos na, then move on, magtatanda na yung bata. And make sure they understand again. Wala kayo napansin sa process? This is the very same process God is doing to us. Right? Masakit sa kanya kaya na bigyan tayo ng consequence? Pero He needs to do it for us to understand that you need to avoid this. Hindi yan maganda para sa'yo. We need to understand that we did not, sabi nga, don't foil them by spoiling them. In Proverbs 22, verse 6, train a child in the way that he should go. And when he is old, he will not turn from it. The thing is, training a child is not necessarily every day reading the Bible to them because they will find it boring. They want to read the Bible through your life. Amen? Training a child, okay, nasa chapter, tayo, Genesis 7 na tayo. Ha? Sinasabayan ko kasi yung namin, yung Bible study namin every Friday. Makinig ka. Okay. It's not about reading the Word. It's about them reading the Word manifested sa buhay natin. Amen? So don't foil them by spoiling them. Don't choose na, okay, di na lang kita sasaktan. Tsaka, please stop. Okay? Mali yung culture na, ay, basta kami, mag-best friend kami yan eh. Para na lang kami mag-best friend. No? I respect my kid. Mag-best friend kami. Kesa naman iba ang best friend. Here's the thing. We need to understand. Anlina, we are called to be parents, not to be their best friends. Right? Kasi pag best friend, magko-compromise ka. Pag parent ka. Magkaiba yung role na yun eh. I'm not saying na maging friends kayo ng anak mo. Tama naman yun. Close kayo ng anak mo, tama na yun. Pero pag pinalitan mo na yung role ng supposedly best friend niya, that's wrong. Kasi mawawalan ka na ng authority. Dahil yung best friend niya, pwede niyang lokohin. Best friend niya, pwede siyang magsinungaling. Yung best friend niya, walang authority sa kanya. Pero ikaw, magulang ka, may authority ka. At saka, teka, hanggang kailan po ba ako magiging magulang? Hanggang 18 lang po ba? Kasi sa Amerika, 18 pinapalayas sa mga bata. Here's the thing. As long as you live, as long as you breathe, nanay ka, tatay ka. Bakit? Teka, yung anak ko, mas mayaman pa nga sa akin eh. Laki ng bahay oh. Dami ng anak. Malalaki na rin yung mga anak nila. Eh, ba't ba ako magiging magulang? You are a parent because you are a source of wisdom kapag dumating ang panahon na confused sila. They will go to you. Not necessarily they will live under your roof, pero what I'm saying is you are still there as an authority, as a, kumbaga, consultant na dad, ano bang gagawin ko dito kasi nahirapan ako dito, ganyan. How to live your life. You need to be there
I'm not saying physically, hovering around, teka, magpapatrol muna ako sa bahay ng anak ko kasi kailangan daw, nandito ako sa buhay. No, meron ng Zoom, meron ng text, meron ng Facebook. Just make sure na you are available for them. Amen? Sabi nga natin, oh, how cute, my little princess, my little prince, right? But here's the thing, cute yan pag bata. But if you give them the idea that they are the king and queen, they will rule over your house. As a pastor, I've seen a lot of kids, troubled kids, who's disrespecting their parents in front of, you know, people. May drama habang merong party sa bahay nila or whatever. Why? Because they created a monster. That's the truth. We are the parent. We have the authority, no, not necessarily force them, but lead them in accordance to the will of God. Kaya do not foil them by spoiling them. What do you mean by this? We need to discipline. Sabi nga, we need to discipline them or destroy them. No, make or break ang parenting natin eh. Ang dami sinabi sa salita ng Diyos. No? Tingnan natin, the one who spares the rod hates his child. But the one who loves his child is diligent in disciplining him. Not necessarily, literally, meron kang rod sa bahay, okay? What I'm saying is discipline our kids. Now, discipline your child, for there is hope. But do not set your heart on causing his death. Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him. Do not withhold discipline from a child. Even if you strike him with the rod, he will not die. Salita na ito ng Diyos. So if you strike him with the rod, you will deliver him from death. A rod and reproof impart wisdom, but a child who is unrestrained brings shame to his mother. Yung kultura sa Pilipinas, tama ba na pinapalo? Yes. Pero yung mali yung kultura sa Pilipinas, pag pinalo, pinapatay yung bata. Yung puro ubi yung katawan. Tama ba yung kultura dito na pinaprotekta ng bata? Yes. Pero mali yung kultura dito na patuloy mong ini-spoil yung bata. Na sobrang binibigyan mo ng laya na ikaw na mismo nag-rule over na siya sa buhay mo. Right? And number 5, the best instruction manual is the Word of God. As we end, no, sabi sa Psalm 119 verse 11, in my heart, I store up your words so I might not sin against you. Ano sabi dito? Sa puso ko, inilalagay ko ang salita mo para maging preventive measure na hindi ako magkasala sa iyo. Importante ang salita ng Diyos. Well, physical exercise has some value. Actually, importante ang physical exercise, but spiritual exercise is valuable in every way. At yan ay dapat, we need to impart natin sa ating mga anak. Remember, love is spelled time. We need to have time for them. Diba kalokohan yung sinasabi ng maraming tao, wala akong time. Busy ako. Nung nag-pandemic, sobra-sobra tayo sa time eh. Right? Lahat tayo walang magawa. Bilangin natin yung sulok ng bahay natin. So, ibig sabihin, may time. Pag sinabi mong busy ka, wala ka ng time para pumunta ng beach, para pumunta ng Disneyland, or para mag-enjoy. Pag sinabi mong time, as in, nakakita na ba kayo ng nurse na nagtatrabaho, tatlo shift sa isang linggo? Yun, walang time. Di ba? Ayun, totoo yan. Walang time yun. Pero, here's the thing, love is spelled time. Isang bagay na hindi mo pwedeng ibalik, time. Sabi sa Psalm 78:2-4, I will sing a song that imparts wisdom. I will make insightful observations about the past. What we've heard and learned, that which our ancestors have told us, eto, we will not hide from their descendants. We will tell the next generation about the Lord's praiseworthy acts, about His strength and the amazing things He has done. Ang maganda sa kultura ng mga Hudyo, oral sila. Lalo na kapag meron silang gathering, may parang Thanksgiving sila,
sa dinner table, nako, oral yan. Kukwento nila nangyari sa kanilang mga ninuno. Kaya kabisado nila by heart yung kanilang history. And also, if you're serving the Lord, your priority, no, sa ministry goals nyo ay ang pamilya. If family will be left behind at mauuna ang ministry, forget about ministry. Inahin niya yung pamilya niyo. Amen? Kasi ministry, the family is your first ministry. If somebody's forcing you to be here in the church, no, and have no time with your family, forget about your family, you need to serve the Lord, serve the Lord, serve the Lord. You're not pleasing the Lord because your first ministry is not the church. Your first ministry is your family. Amen? So if my kid will need me and the church will need me, I would choose my kid. I'm sorry. Right? That's the thing. Another thing is, church is not an optional. Hebrews 10:25, not abandoning our own meetings, as some are in the habit of doing, but encouraging each other and even more so because you see the day drawing near. Dahil malapit na ang panahon ng Panginoon. Ang sabi dito, ang church hindi option. No? Na pwede ba akong mag-church o hindi? Kinawa ko lang siyang optional sa bahay namin, sabi ko, pagtungtong niya ng 18. So simula nung mga bata sila, no choice sila. Kahit ayaw nila, kahit puyat sila, sasama sila sa akin sa church. In fact, some of them nag-work sa church, lumaki sa church. One thing na maganda, ang bata lumaki sa church, maligaw man ng landas, babalik pa rin sa church. Maniwala kayo dyan. Parang kalapati yan. Pagligaw ng landas yan, babalik pa rin sa church. Babalik pa rin sa turo ng Panginoon. Bakit? Lalo na yung mga bata na lumaki sa Sunday school, babalik at babalik pa rin sila. Iko-confuse sila ng mundo pagdating ng college. Kasi pagdating ng college, yan, kanya-kanya na yan. Hindi na atin ng church yan. Pero pag na-confuse yan, ang unang babalikan yan, salita pa rin ng Diyos. Dahil binabad mo. Dahil dinala mo. Hindi naman ikaw nagturo, dinala mo lang. Right? Kaya dali niyo yung mga anak niyo dito. Meron tayong mga volunteers dito na talaga namang pinagpala ng Diyos at safe yung mga anak niyo. What do you mean by church is not optional? Here's the thing. When my kids became 18, no, they decided na to go to another church. Some of my kids decided not to go to church talaga. Well, this is my chance. Tagal ko nagtiis. Ay, hindi na ako magigising ng maaga pag Linggo. Hindi talaga nag-church. Kasi in-exercise na yung free will niya. Right? And that's okay with me. Because the responsibility is off the table. Ang sinabi dito sa akin, hanggat minor sila. Nagawa ko na yon, I'm done. Pero here's the thing, hindi ko nga alam, yung panganay ko, nag-aral pa pala ng biblical studies bukod sa kanyang kurso na business. So, graduate siya dalawang kurso. Finorse ko ba siya? Sinabi ko bang gawin niya yan? No. Because alam niya, importante yan sa buhay niya. Because, bakit? Lumaki siya sa church. Not because he was forced, because dahil ginusto niya, gusto niya mapalapit sa Diyos. Ngayon, yung pangalawa, itong problema ko, ito yung gumamit ng free will. Sabi niya, ayaw ko na mag-church. Diba? Pero sabi ko sa kanya, kailangan namin ng tulong kasi LA to. Una, bago akong pastor dito. Hindi ko alam, hindi ko kabisado. Hindi ko ba naawa sa mga bata? Sino-sinong pumasok? Pwede kahit sinong pumasok dyan. Tapos nasa third floor pa yung ano. Eh kung may umablot sa bata. Kung merong mang rape dyan. O kaya may mang kidnap dyan. Eto, alam ko kasi ang ano ang weakness ng isa kong anak eh. Compassionate yun eh. Kumbaga, mababa ang loob. So, naawa. Sabi ko, ikaw, champion kasi ng wrestling, varsity. Sabi ko, ikaw, laki ng katawan mo. Di na lalaban sa'yo, matatakot na sa'yo. Umupo ka lang dun eh. Eh, alam ko, mababa ang loob niya, na magaang ang loob niya na ayaw niyang masasaktan ng bata, ang hayop, alam ko yung weakness eh. So, pumayag. Yun, Linggo-Linggo, nandito na, nagbabantay ng bata sa taas. Kaya protektado ang anak nyo, champion wrestler yung magbabantay. Sino lalaban doon? Di ba? Ang daming medal nun sa bahay namin eh. So what I'm saying is, bumalik din siya. Kahit ayaw niya, kasi alam niya, importante. Kasi alam niya, natuto siya sa simbahan. Kasi alam niya, itong mga bata na to, kailangan lumaki na mayroong alam sa Diyos. Kahit ayaw niya, pero gusto niya rin. Right? May antena nga kasi ang bata eh.
Babalik at babalik. Last, be devoted to the dinner table. Kadalasan, hindi kayo nagkakasama sa tanghalian, sa merienda, pero pag dinner table, mas maganda, sama-sama kayo. Patayin nyo muna yung crash landing on you. Kayo-kayo muna magkwentuhan. Okay? Sabi dito, be devoted in dinner table. Yan yung mga verses na pwede natin makita. With pride comes only contention, but wisdom is with well advice, so on and so forth. Sabi dito, inscribe them on the door frames of your houses and gates, no? Ang bilin ng Diyos. Kaya sa bahay namin, maraming mga verses eh. Na nakaano, para at least, kahit sa siya, nakaupo ka na, may verse pa rin. Para at least, na-re-remind ka ng Panginoon. Ngayon, sabi ng Panginoon, train a child in the way that he should go, and when he is old, he will not turn from it. You see, ang mga anak nyo, pag lumaki sa Sunday school, babalik at babalik sa Diyos. Maniwala kayo dyan. Imposibleng hindi. Imposibleng hindi. Model Christ, no mixed messages. Amen? Alam nyo, mayroong interview, tinanong si Dolphy. No? Kaya si Dolphy, right? Alam nyo mo, 18 yung anak ni Dolphy sa iba-ibang babae. No? Pero sabi niya, alam nyo, sabi ni Dolphy, alam nyo, nung buhay pa siya, napanood ko yung interview, sabi niya, hindi ako ganong kagaling na asawa eh. Pero proud ako na sigurado, mapagmahal akong ama. E di, in on the spot siya na nag-interview. Sige nga ho, 18 yung anak nyo. Kung mahal niyo yung anak nyo, alam mo pangalan nilang lahat. Sabihin nyo nga sila in order. Sinabi ni Dolphy, in order, walang pikit mata. Ganun niya kabisado yung anak niya. Yun yung tatay. Amen? Pwede yung gayaan si Dolphy, ha? Pero what I'm saying, yun yung tatay. Alam niya, kilala niya yung kanyang anak. Right? Sabi dito sa Ephesians 6:1, sa binasa natin, yung una-unang verse, diba, sabi natin patungkol sa children at saka anak. Children, ito naman para sa mga anak. Kanina pa natin pinag-uusapan si tatay kung paano ba maging biblical tatay. Ito, paalala. No, a reminder to all the offspring, the children, whether you're young or old. Kahit tayo, kung buhay pa yung magulang natin, this is a reminder for us. Sabi dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. Wait, hindi naman ka-honor-honor yung tatay ko eh. Yung nanay ko, naku, chismosa ang galayan eh. Hindi naman honorable yun. Ba't ko yung honor yun? E pinabayaan nga kami. No. It doesn't matter. Sinabi ng Diyos, walang kategori. Naging mapagmahal siya sa'yo, pinabayaan ka, still, honor your father and mother. Which is the first commandment accompanied by a promise. Namely, that is, it may go well with you and that you will live a long time on earth. You want to live a long time on earth. You want to be blessed by God. Honor your father and mother. And particularly for today, we will honor the fathers. Amen? Pero, Pastor, ang hirap naman mga sinabi mo. Parang ang bigat-bigat. Parang saan ba ako magsisimula dyan? Parang hindi ko kakayanin. Walang problema yan. Kinalalahanan din ni Paul ang mga taga-Philippi. Sabi niya, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. The very person who will give you strength is Jesus. Actually, siya lang ang capable to give you strength. If you will use your own strength, it is impossible.